Pilipinas! Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas! Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Monday to Friday, 10 a.m. This is the news and information station of Aliu Broadcasting Corporation. Nationwide, worldwide, and netwide. Broadcasting live from City State Center, Pasig City, Philippines. Ito ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa lahat ng Pilipino. Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo! Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topa Show! Yes! Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Siyempre, sa ngalang paruin po ni Attorney Ferdy Topacio, ako po si Juvie de Guzman at magandang umaga po sa lahat ng mga regular viewers natin. Ako, salamat po sa inyo sa patuloy ninyong pagsubaybay. At siyempre, ayan, ngayon po ay atres ng Abril 2024. At nakakita nyo naman, ha, napakarami ho talagang mga kwento, problema, at syempre, hinahanapan natin ang solusyon yan. At salamat pa rin sa Dakilang Lumikha dahil hindi ho tayo pinababayaan. Ang oras po, alas 11:07 ng umaga, at ngayong araw na ito ay proud na proud ho akong makitang muli ang ating matagal ng kaibigan na ngayon lang uli natin na meet uli, no, sa tagal-tagal ng panahon. Kaya iniisa-isa ko ho yung mga friendship natin na ito, naghihintay na lang ho ito ng appointment, eh. At napakaswerte ho natin dahil nahuli natin siya bagamat busy po siya. Let's welcome. Nandyan po ang ating napakagwapong kaagapay ngayong araw na ito. Sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio. Ayan, tingnan natin. Si, eto, nandito na ang ating pinakahintay, si Sir Albert Lokes Iglupas Ong Jr., ang founding chairman ng APILA ng Bayan. At hindi lang ho yan, siya rin po ay presidente ng Rotary Club of the Philippines. Okay, magandang umaga sa iyo, sir. Ayan na. Hello, magandang umaga sa lahat ng mga nanonood sa iyo, Juvie, at nakikinig sa radio program ng DWIZ. Opo. Magandang umaga din kay attorney na wala pa dito, hindi pa dumating, no? Sa lahat po ng nakikinig, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na yung worldwide. At batiin ko rin ang aking mga kasamahan sa APILA ng Bayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang gabi naman sa iba, no, sa Europe at saka sa Amerika. Mayroon tayong mga APILA ng Bayan dyan. So, yan. Hopefully, nakikinig kayo at pwede kayong nanonood kayo at nakikinig. So, maganda yung mga issues na ibabato natin ngayon at pag-uusapan namin ni Miss Juvie. Okay, at syempre po, tayo po'y napapakinggan sa DWIZ 882. At hindi lang po yan, napapanood din po tayo sa Aliw. Ayan, Channel 23. Alam mo, Sir Albert, I'm so glad na binalikan mo ako. Kahit yung mga tawag-tawag ko lang. Oo nga, no? Sorry talaga na. Dami nating ginawa na project dati na eto nga, natutuwa ako kasi tuloy-tuloy ang APILA ng Bayan. Ano ba yung APILA ng Bayan? Paliwanag mo sa ating mga taga-subaybay. Sa makatuwid, ang APILA ng Bayan is Advocators in Public Interest. Tayo po ay naglilingkod talaga, no? Sa abot lang ng ating kakayahan. So, sabi nga ng iba, pasa na natin yung daigdig. Ang problema ng ating mga kababayan, nagiging problema ko na rin yan. Kaya I hope na marami pa ang sumama sa APILA ng Bayan para yan sa ating mga laban. Oo nga, namimiss ko rin yung magagandang chicks ng APILA ng Bayan. Alam mo naman, tuwan-tuwa ako pag nakakita ako ng magaganda. Kasi itong magagandang to, inspiration din yan, mga kaibigan. At natutuwa tayo dahil patuloy tayong binibiyayaan ng mga mabuti at mga gwapo at magagandang kaibigan. Siyempre, sa tulong at awa ng Panginoon yan. At salamat pa rin sa ating idol, yung ating partner
si Attorney Ferdy Topacio. Okay, yung apelan ng bayan, ang pagkakaintindi ko, nakakatulong daw kayo sa OFW. Ano ba yung mga nangyayari sa OFW? Actually, inalalayan ng apelan ng bayan? Marami tayong mga problema sa apelan ng bayan talaga, no, na hindi naman kaya masolve ng ating mga nasa gobyerno minsan na hindi nila alam ang mga mga hinaing ng ating mga OFW. So ang ginagawa naman natin dyan, na talagang yung mga lumalapit sa atin, for example, yung panahon ng pandemic, mayroon tayong mga 80 OFW na sumulat sa atin, humingi ng ayuda, tulong para makauwi sila sa Pilipinas. At kawawa, yung mga passport nila ay wala na, ang iba paso na. So tayo na mismo ang lumapit sa gobyerno para ilapit yung mga problema ng ating OFW para aksyonan nila kaagad. Yun, yan. Alam niyo mga kaibigan, ako dati rin akong OFW, pero sa awa naman ng Diyos, hindi ako umabot sa punto ng mga ilangan, no? Mga ilangan at mamroblema. Kasi alam mo, Sir Albert, ang aking ginawa noon nung ako'y bago bumiyahe sa ibang bansa, bilang OFW kasi tayo po'y kumakanta naman din doon at meron din po tayong broadcast nung araw doon, ang ginawa ko, pinag-aralan ko muna kung anong batas ng bansang pupuntahan ko. Dapat ganun eh, no? Correct. Yun nga ang nakikita ko ngayon. Kaya dapat panahon na siguro na ma-resolve yung mga problema na yan. Kasi marami tayong mga OFW na umalis at gusto nang umuwi after 1 month. Opo. So sakit din sa problema, na sakit din sa ulo ng ating gobyerno yan. Dahil kapag hindi naman natin sila pauwiin at hindi natin sila pagbigyan, yes, maging masama pa yung ating gobyerno. Kaya doon pa lang sa pagpaalis ng ating mga kababayan, kailangan mayroon din tayong matinding screening. Hindi basta-basta. Kaya yung ating mga agency dyan, siguro kailangan pulungin ng ating mga migrants ng Department of Migrants, pati na yung sa PIDOS. Yeah. Dapat hahawakan talaga ng gobyerno ang PIDOS na talagang strictly implementation. At ito napansin ko rin, no, yung ating mga OFW minsan, na mga aplikante natin, kawawang kawawa. Kasi minsan, sa isang taon, nakatatlong medical sila. Wow. Hindi pa nakakaalis. Magkano ang bayad ng medical? Ang mahal ng medical? Gastos nila yan. Oo. Kaya dapat siguraduhin natin na hindi naman maalanganin ang ating mga OFW na nag-a-apply pa lang, no? So kawawa, dito pa sila sa Pilipinas, nagastusan na sila. Kaya yun din ang inaapila ng mga kababayan natin sa apila ng bayan. Nilalapit nilang mga problema na yan. And hopefully, aksyonan natin yan. Kailangan kasi na matulungan natin ang gobyerno sa tama. Yung marami kasi hindi kaya ng gobyerno pag wala talaga yung mga tinatawag nating civil society. So, yes, ang apila ng bayan ay kabahagi ng civil society na pwede tayong makialam sa anumang mga decision making sa political, economic, at saka sa social, which is nakalagay po yan sa Article 13 of Section 16, the rights of the people and their organization ay pwede tayong makialam. Yun na. At hindi lang yan, mga kaibigan. Alam mo naman, Sir Arbelt, kung walang agency na gumagastos, umaalalay, tumutulong sa mga OFW, hindi o madaling magpaalis, no? Kung tutuusin. Kaya isa rin yan sa namumroblema, mga kaibigan. Laging naririnig ko sa mga balita, puro agency ang may kasalanan, which is mali. Alam nyo, lahat ng mga umaalis, dapat, no, yung mga OFW, dapat kayo po ay responsable rin sa inyong pag-alis. Hindi yung basta kala nyo, gusto nyo lang pumunta sa bansang iyon, di ba? Tama. Diba, gusto nyo pumunta sa Middle East, gusto nyo pumunta ng Amerika, ng Japan, nako. Kung hindi nyo naman alam kung ano yung talagang adikain ninyo sa inyong pag-alis, karamihan ng problema doon, Sir Albert, yung sa aking nakikita, hindi nila hawak ang kontrata, ang kanilang mga passport ay hindi rin nila hawak. Correct, tama. Ito yung mga maling-maling nangyayari po sa mga umaalis ng bansa. Ano po yung mga reason kung bakit nagkakaproblema ang mga OFWs? Ang isa sa mga dahilan na nagkaroon sila ng problema talaga, kapag nandoon na sila, number one, yung problema sa pamilya. Okay. Kapag alam nila, lalo ang social media nakakasira eh, dahil minsan laging nagtitake sila, nagmi-message, nagkakaroon ng mga information doon. Mm-hmm. So nababago yung mindset ng ating mga OFW, lalong-lalo na sa mag-asawa. Nandoon yun na yung nagsisilos, naghihiwalay. Nako. Oo, kasi nabalita na si Mister, nandoon na sa ginastos yung perang pinapadala. Mm-hmm. Ganun din si Mrs. Kapag ito naman ang naiwan, may mga kwento rin na chismis din ng mga Marisol at saka ating mga Marites natin na mga kababayan. Kaya ang social media natin ay nakakasira din, lalo na sa ating mga OFW ngayon. Kaya
Minsan, gusto na nilang bumalik na kaagad dito ayun sa Pilipinas. Yun ang sinasabi ko, mga kaibigan. Bago kayo umalis, umapila muna kayo sa bayan. Ayan, alam niyong bakit? Napakaraming OFW na nangangarap agad. Nangangarap, well, walang problema yan. Kasi alam naman ho natin na ang pangarap ay libre, no? Pero dapat isipin din po natin ang mga do's and don'ts. Kung kayo ay may asawa na o may pamilya na dito sa Pilipinas, never kayong mag-iisip na magkaroon ng problema sa ibang bansa. Yan. Never kayong gagawa ng mga bagay na alam nyo namang bawal. Sabi nga ni Attorney Topacio, huwag kayong makikiapid, di ba? Yan yung mga bagay na ayaw ng ating idol. At hindi lang po yung mga kaibigan, ang sabi nga po, bago kayo pumunta o pumasok sa isang lugar, lalo na sa ibang bansa, may ibang mga custom and tradition yan, di ba ho? At kapag ito hindi natin nagawa ng tama, ay maaaring magilitan tayo ng leeg o mawala ng ulo dahil alam nyo naman, may mga bansang napakahigpit pagdating sa batas, di ba? Tama po. Tama. Ayan. At si Sir Albert po ay isa sa mga nagbibigay ng mga ehemplo at hindi lang po yan, no? Yung mga tamang advice, tamang mga posisyon para kayo naman po ay hindi mapahamak sa ibang bansa. At sa pagkakarinig ko, siya po ay isa ring Rotarian, no? Marami ho siyang ginagawa na talaga naman tuloy-tuloy. Ang last na pagkikita ho namin siguro mga 2 years or 3 years ago. No. Ganun. 2 years lang. 2 years ago, lang. Yan. At yung dami ng kanyang ginagawa, wala ka pa sa posisyon, ang dami mo nang ginagawa. So, dun sa OFW, yan ang isang problema na ating tinalakay ngayon. Dahil alam nyo naman, ang problema ng OFW, malawak. Marami yan. Tama. Marami yan. Okay, eto naman yung isang problema, pangalawang problema na aking dinulog. Idinulog ko na rin dito sa ating mahal na kaibigan, yung K-12. Actually, umpisa pa lang noon, tinutulan ko na yan. Pero wala tayong magawa, wala tayong sa posisyon para pigilin ito. Marami ring tumatawag sa apila ng bayan ukol dito. Paki-explain niya po. Madam Juby, no, bago ko sagutin lahat, gusto kong batiin pala lahat ng mga, yes, yung lalong-lalo na yung mga active ko sa apila ng bayan. Kasi okay, hindi talaga natin maalis na mayroon talagang nagtatrabaho para sa apila ng bayan. Gusto kong batiin yung ating Big Five dyan sa Mindanao. Yung aking mga tough leaders dyan sa Mindanao. Hello po. Hello sa inyo. Yan. Apila ng Bayan Mindanao. Mayroon tayong Apila ng Bayan Riders. Apila ng Bayan Singles. Oh, may singles. So, singles. Sino mang singles, pwede sumama. Oh. Mayroon tayong Apila ng Bayan. So, may double din women's. Dyan. Oh, oh. Mayroon tayong women's. Okay. Oh. So, batiin ko yung aking vice president, si Alvin Ansis. Siguro, I'm sure, makikinig niya, nakikita niya ito ngayon. Opo. Yung ABP natin, si Romel. Tawag dito si Romel na lang, medyo nakalimutan ko na, nawawala ako. Okay. Sa marami kong iniisip, tapos si Tagalugon, yung aking RD. Tapos mayroon din tayong mortuary, yung may mga problema sila doon sa nagdadamayan sila. Ayan. Kapag may mga pumanaw yung ganun. Ako tama-tama nandito ka na sa amin. Sa si Mario Hermosilia. At yung aking executive secretary for Mindanao, si napaka-aktibo, si Executive Secretary, nanalo siya bilang isang kagawad, si Marjorie Gilianan ng barangay dito Kalan. Sa lahat ng mga kababayan ko sa Iligan, magandang tanghali pala sa inyo. Binabati ko kamag-anak ko lahat, yung aking pamilya. Magandang umaga sa inyong lahat at I hope at nakikinig kayo. Yeah. At hindi lang yan, Sir Albert, malaking tulong sa grupo mo ang Eternal Plans na kung saan Tama. Ito ay isang apila ko rin sa'yo dahil ako mag-explain sa inyo sa susunod. Ngayon, sagutin ko na yung sinabi mo about sa K-12. Okay. Okay. Ganito, no? Yung K-12 ay inumpisahan na natin, nag-ingay pa nung pagkapanalo talaga ni Presidente Marcos. Noon pa man, tinutulan ko na yun noong panahon pa ni Pinoy. Pero nanalo sila. Talagang naisabatas yan. Nung pagkapasok naman ni Pangulong Duterte, talagang nakipag-ingay tayo para hindi yan ma-implement. Matuloy. At nangako ang Pangulo noon sa kampanya. Remember, na sabi niya, hindi niya i-implement yan kapag nanalo siya. Okay. But ang nangyari, wala siyang nagawa. Kasi siya mismo daw ay 7 years nag-aral ng high school. Ayun. So, yun ang katwiran niya. Okay. Pero okay lang yun. Kasi nga, kung mayaman tayo, kahit Quito 25,
Pero kung mahirap ang Pilipino, maraming mga kababayan natin naghirap, in dapat lamang na abuli, iabulis kaagad yung Quito 12. Na, ngayon pa lang, no? Nanawagan tayo sa ating kongreso ngayon na composed of Senate and House of Representative na madaliin nila. Ito yung priority bill dapat eh. Na dapat mapirmahan na ni Pangulong Marcos na mawala na yung Quito 12. Now, ang sinasabi nila, hindi nila alam na gastos ito ng ating gobyerno. Dagdag sa gastos ng gobyerno ang Quito 12. Uh-huh. Dagdag din sa gastos ng ating mga magulang na kawawang kawawa galing pa sa pandemic. Kung titingnan ho natin in terms of sinabi nila, makapag-compete daw tayo sa ibang bansa, may Quito 12 tayo. Now, bakit yung mga senador natin may Quito 12 ba yan? Ang mga nagdating yung mga dating pangulo natin may Quito 12 ba yon? Meaning hindi pala sila magipag-compete, di ba? Not only that, no. Let's face the reality. Hindi ho lahat ng graduate ng Quito 12 magagaling. Kung papansinin po natin, ang dami pa lang hindi nakakabasa pa. Tama. Diba? Correct. Isipin ho ninyo yan. Well, anyway, hindi ho ako abogado, hindi rin ako. May posisyon paper ang apila ng bayan niya na nagbigay tayo ng suggestion, okay. Mga mungkahi kung anong dapat gawin. Ibalik natin yung practical arts, doon natin i-develop. From, di ba, sa elementary pa tayo, remember, during the time of, ako, naabutan ko, President Marcos nung time na yon, mayroon na tayong mga homemaking, mayroon na tayong dressmaking sa mga babae yon. Yes, yes. Kami naman sa practical arts, may carpenter kami, mayroon kaming nawala yun. Okay. Sa agriculture, mayroon. So, ibalik natin, i-develop na natin yung bata hanggang high school, sa first year to fourth year, may skill na siya. Mayroon na siyang ipag-compete na pinagsasabi nila na hindi daw makipag-compete ang mga Pilipino sa ibang bansa. Oh. Inukuha nga tayo di ba? Yeah. So, mali. Ang daming gastos ngayon ng ating gobyerno. Kaya, at ako'y nanawagan ngayon sa ating Pangulong Ferdinand Marcos. Marcos na Junior. Yung kongreso sana natin, madaliin, manawagan siya sa kongreso niya na ito ang magiging priority bill. Yun. Para makatipid tayo sa Department of, sa ating Department of Education, pati na yung ating mga magulang na ang hirap magpaaral ng mga bata ngayon. Now, stress din sa mga anak ito. Baka ang ating mga anak, dahil sa tagal nila nag-aral, ayaw na nila mag-aral. Mm. Mag-drugs na lang sila kasi ang tagal eh. Instead na makapagtrabaho na sana sila, hindi pa kasi may tatapusin pa silang 2 taon. Naku, bubunuin pa yun. No? Wag naman sana. No? Alam nyo, yung drugs na yan, nakakatakot yan dahil ito'y kawalan ng kaisipan na kapag napunta na tayo dyan. At marami namang mambabatas na talagang tumututol ukol dyan. But anyway, bago tayo mag-upisa, Sir Albert, syempre, magbe-break tayo ng konti. But then, gusto ko lang ipaalala, na merong mga ina na nakakalimot talaga sa kanilang mga anak. But then, ito po yung nangyari sa bansang India, no? Noon, kung saan nagdial sa cellphone, namatay ang baby. O, di ba? Namatay ang baby daw, pero hindi pa natin sure kung bakit, no? At ito po yung isang kawalan ng practical na gawain na minsan ang mga nanay sa sobrang kabisihan, no? Mamaya ang kwentong ito ay bibigay po natin makalipas ang ilang saglit lamang. At syempre, tabayanan po natin yung susunod na balita. At hindi lang po yan, no? Pag-uusapan na rin natin, sir, maya-maya yung ating kuryente. Perwisyo talaga sa mga taong walang pera at yung mga taong may problema sa sobrang init dahil yung init na yan nagpapadagdag ng presyo ng kuryente. At hindi lang po yan, yung mga tao na mahilig sa gadget na walang humpay saka gagamit ng gadget, nagpapalakas din yan ng kuryente. Tama. O, diba? So marami tayong mga mapag-uusapan ng dahil kay Sir Albert. Alam nyo ho, ito ho yung tao nga hindi nawawala ng usapin dahil nga po sa dami ng mga lumalapit sa kanya dyan sa apila ng bayan na hindi niya masawata yung mga taong nagtitiwala sa kanyang grupo. Yan ang maganda. At hindi lang ho yan, dahil sa ganda ng mga kasama niya. Nakita ko na kasi yung mga modelo type, no? Yung mga naging kaibigan natin dyan, na sila rin po ay kasama sa taga-apila. Taga-apila, yan. Sa problema ng ating bayan. Palagi ko, matutuwa din si baka makuha ng Buracho Films yan, na maging artista. Malay mo, Honos, magkaroon tayo ng film na apila ng bayan. Ayan nga, si Attorney...
At Topacio po kasi ay producer ng Buracho Films, kung saan siya yung gumawa ng Mama Sapano, the movie. Wow. Ayan, and congratulations. Sayang, wala si attorney dito. Oh, ayan mo, anytime mag-meet sana kami. Magkakataon na magkita-kita. But then mga kaibigan, ang tabayanan nyo yung susunod. At break time muna tayo. Ayan, aha, meron tayong dagdag bawas mamaya na presyo ng petrolyo. Ito, ini-exacto lang ho natin yung oras natin. At syempre, antabayanan nyo po ang oras na ito, alas 11.25 ng umaga. Magbabalik po ang Yes Yes Yo Topacio. Ako po si Jubilee. Yes Yes Yo Topacio! This time check was brought to you by Arena Plus. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang racket. Sino mag-aakala na ang simpleng karayom at sinulid ay magdudulot sa atin ng limpak-limpak na salapi? Well, racketero at racketera, let me handle this. Narito ang racket na pwede mong pagkakitaan anytime, anywhere, basta't may sipag at tiyaga ka. Alam naman natin na isa sa essential na bagay ang damit. At oo, tama ka. Maraming patok na trabaho at businesses gaya na nga boutique owner, fashion designer, tailor, online seller o kaya pwede ding tiyangge vendor. Pero sa video na ito, pag-uusapan natin ang kita sa pananahe. Pwede kang maglagay sa pintuan ng inyong tahanan ng karatulang patahian kung saan nakadepende ang presyo sa iyong tatahiing damit. Sa pagre-repair ng damit, yung tipong papaliitin ang size ng damit, maaari kang kumita ng 50 to 500 pesos. Kung mananahi ka naman ng kurtina, set cover o kobre kama, maaari kang kumita ng 700 to 5,000 pesos. O kaya naman, kapag nagpatahi sa iyo ng gown, Filipiniana, barong o Amerikana, maaari kang kumita ng 800 to 15,000 pesos. Dahil nakadepende ito sa materyales na iyong gagamitin. Posible din na magtahi ka ng t-shirt o kaya naman ang mga nauusong kasuotan gaya ng crop top, shorts, dresses, tapos ibenta ito ng bulto-bulto o retail sa mga clothing line businesses, ang persako o 100 pieces ay nagkakahalaga ng 8,000 pesos to 10,000 pesos. O kaya naman, maaari ka magtayo ng sarili mong tiyangge store o ibenta online. Kaya't kung ikaw ay may skill sa pananahe, halina't pagkakitaan ito. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang racket! Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY. Do it yourself! Nasubukan mo na bang i-clear ang iyong browsing history? Nako, alam mo bang hindi pa yun talaga nabura totally? Kaya to make sure na nabura na ang lahat ng iyong data, subukan mo itong gawin, now na! Step 1, pumunta sa browser at i-type sa search bar ang myactivity.google.com. Hintayin mag-loading at makikita mo ang list ng lahat ng iyong activity sa iyong browser. Step 2, hanapin ang delete button at piliin ang all time. Step 3, iselect kung ano o saang application mo nais i-delete ang iyong data. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagninegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo! Kasama sina Lito Gagni at Jerry Urbina. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliu 23. At i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano. Huwag munang sasabak. Huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo! Thank you.
WIZ Balita ngayon! Magandang umaga Pilipinas, narito ng balita sa oras na ito. Isang grupo na nawagan sa pamahalaan na paigtingin ang hakbang para maabot ang pagiging fuel self-sufficiency ng bansa. Balita mula kay Patrol 5, Ayayu Pangko. Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa buong daigdig o buong mundo, nalawagan na isang grupo sa pamahalaan na paigtingin pa ang mga hakbang para maabot ang pagiging fuel self-sufficiency ng bansa. Ito ay sa pamamagitan ng pananaliksik at pagpapaunlad ng lahat ng posibleng pagkukunan ng langis tulad ng pagpapalawak ng renewable energy sources at natural gas mula sa ilang lugar tulad ng West Philippine Sea. Ayon kay Ben Cyrus Elyorin, convener ng Pinoy Action for Governance and Environment, sa kabila ng demand at hirap ng pagkuha ng supply ng langis, hindi pa kailangan pang maghanap ng pagkukunan nito kung saan abot kamay ng bansa ang tinatawag na fuel sovereignty. Anya, kinakailangan lamang manindigan ng pamahalaan sa karapatan nito sa West Philippine Sea na maaaring pagkukunan ng supply ng langis at pigilan ng China na manghimasok sa panghihimasok sa Exclusive Economic Zone ng bansa sa WPS. Gayit pa ng grupo, mananatiling malakas ang demand ng langis pero hindi ito pang matagalan kung saan. Mas lalo pang tataas ang pangangailangan nito sa bansa sa mga susunod na taon. Dagdag pa ni Elyorin, bagamat nakatutol, may malawak na pagkukunan ng langis sa West Philippine Sea, marami pa rin posibleng magamit bilang renewable energy ang bansa tulad ng solar, wind, hydro, biomass at tidal power sources. Hindi naman apektado sa isyu ng geopolitics. It is Patrol number 5. Ayaw yung pangkaparasyon pero matalang lakas. TWIC, nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, LTFRB nagpaalala sa mga tsuper at commuter laban sa epekto ng matinding init ng panahon. Balita mula Patrol 30, Jolly Mendez. Nagpaalala sa publiko ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o ang LTFRB, partikular sa mga tsuper at commuter laban sa epekto ng matinding init ng panahon bunsod ng El Nino phenomenon. Posibleng kasing makaranas ng heat trance, heat stroke at heat exhaustion ang mga individual na may matagal na exposure sa init ng araw. Ayon sa LTFRB, kailangan ng dobleng pag-iingat upang maiwasan ang mataas na temperatura ng katawan, pagkahilo o panghihina, mabilis na pagtibok ng puso, pamumula ng balat at pagsusuka, kasama din ang malalang pagsakit ng ulo o pagkabalisa. Malaking tulong din ang pagsuot ng komportableng damit. Magpahinga sa mga oras na sobrang init, huwag nang umalis ng bahay kung hindi naman kinakailangan, uminom ng maraming tubig at iwasang magbabad sa gitna ng init ng araw. Iginit ang pag-asa na mas mapapanatili ang maayos na kondisyon ng isang individual sa gitna ng mainit na panahon. Kung aalagaan natin ang ating mga sarili, maging ang ating kalusugan. Una nang inihayag ng Pag-asa Weather Bureau na mas mainam kung limitahan o iwasan na lang muna ang iba't ibang uri ng aktibidad sa pagitan ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon upang maiwasan ang epekto ng sobrang init ng panahon. Ito si Patrol 30, Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, muling pagsasaayo sa National Maritime Council, kinatigan ng isang kongresista. Balita mula kay Troll 11, Tina Nolasco. Suportado ni House Committee on National Defense and Security Chair at Iloilo 5th District Representative Raul Boboy Tupas ang hakbang ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na muling iorganisa ang National Maritime Council o NMC upang tugunan ang maritime dispute. Ayon kay Tupas, magandang estratehiya ito para isulong ang pambansang seguridad, integridad ng teritoryo at makarapatan sa soberanya ng Pilipinas. Dapat din lamang anyang protektahan ang kabuhayan ng mga manging isda
Coast Guard at military personnel na nagpoprotekta sa exclusive zone ng bansa. Naniniwala ang kongresista na isang makabuluhang paraan ito upang bumalangkas ng mga pambansang estratehiya para tugunan ang alalahanin sa maritime at pagtugmain ang mga responsibilidad ng mga kakulang ahensya ng gobyerno upang tiyakin ang seguridad sa karagatan. Kamakailan lamang na nalagdaan ni PBBM ang Executive Order No. 57 na lumilikha ng NMC para palakasin ang maritime security ng Pilipinas at pataasin ang maritime domain awareness ng mga Pilipino. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco, para sa Impila May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Para sa karagdagang impormasyon at mas marami pang mga balita, bisitahin kami sa aming website www.dwiz882am.com at sundan ang aming X account at Facebook page, DWIZ. Ako po, si Raiza Dadja. DWIZ Balita, ngayon! Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. This Time Check is brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. This Time Check is brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Oras sa Pilipinas, 11:37. That Time Check was brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. That Time Check was brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Yes, yes, yo! Topa Show! Si Mr. Yes, Yes, Yo! Attorney Ferdy Tapasyo! Yes, Yes, Yo! Tapasyo! Yes! Magandang umaga pong muli. Yan. Sa huling bahagi ng ating programa, syempre po, sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Tapasyo, ako pa rin po si Juvie de Guzman. Kanina po, binitawan nating salita ng dahil sa cellphone. Baby, patay, sana. Ayan. Alam niyo mga kaibigan, ito po yung pinangangambahan ng ibang mga tatay o ibang mga magulang. Marami yung mga nababaliw na sa cellphone, kaya iwas-iwasan po natin to. Sa India po, nailagay ng nanay ang baby niya na wala pa isang taon sa loob ng refrigerator. At ito po yung nakalimutan niya nang dahil sa cellphone. Kaya ang cellphone po nakakamatay. Kaya mag-ingat po tayo dahil yung pagkalimot natin sobrang abala sa pakikipag-usap sa cellphone ay maaaring makalimot tayo sa ating mga importanteng ginagawa. Kaya mga kaibigan, alam niyo naman, ang baby, ang mga tao, ang mga may buhay ay mas delikadong makalimutan kesa dyan sa inyong ginagawang kachismisan. Okay, balik tayo sa ating napakabait na, alam mo, marami tayong mga kwentong natatawa tayo, pero ito nga pala, sir, gusto ko munang batiin yung aking yung kaibigan natin si Spike, si Boss Benjo, salamat po sa tulong ninyo, ayan. Tayo po yung nabigyan ng hospital bed para sa ating mahal na ina. Salamat po at ito yung pinick up natin sa Makati kung saan naawa sila sa mami ko kasi mami ko hindi na makatayo, hindi na makalakad, hindi na maidiretso yung paa, Diyos ko po, dahil sa pagkadulas. Kaya ingat-ingat po kayo dahil yung matatanda ho ninyo ay alam nyo naman, sa kalikutan siguro ng mami ko. Masyadong malikot. Okay, hindi lang po yan. Hello din kay Doc Melvin Villaruz.
Yan, may klase tayo, Doc, mamaya. EMS, Emergency Medical Service. Yan, ng Metro Vision. At salamat din kay Doc MJ Evangelista at kay Boss MB Evangelista. Ayan. At alam mo, Sir Albert, yung kanina pinag-uusapan natin, yung tungkol dun sa, ano, sa OFW K-12. At ngayon naman, ito, medyo anina lang natin, talunan muna natin dahil mahaba-haba itong isa, no? So, dito naman tayo sa Abe School, dyan sa Fairview. Ayan, ano bang tungkol dyan? Problema na sila? May inaapila sa Abe, atin na okay. Yun nga, yung ating mga estudyante pala dyan, marami dyan, may mga hindi accredited sila ng CHED, yung school na yan. Yung school, so, hindi accredited na. Ang panawagan ko rin sa CHED, alam na ito ng CHED, bakit hindi nila pinaklose noon pa? Patuloy pa rin pa sa pag-operate. Nag-start ito way back 2021, nakatanggap na tayo ng nakatanggap na tayo ng mga ano niyan, mga tawag nito, mga sulat na mayroon tayong mga estudyante na pinapahirapan. So, ngayon nasa Congress na 'yan, nanawagan tayo ng isang hearing para maimbestigahan yung ganitong mga issues na hindi natin ito patatawarin, itong mga ganitong klase na kawawa yung kinabukasan ng ating mga estudyante na nag-aral dyan. Ayun. Kaya, bakit po ba, pag hindi po ba accredited ng CHED, ano ho ang magiging consequences? Ganito kasi, dapat, alam mo, sa totoo lang, no, dapat yan, wala na lang ang CHED, kung hindi man nila pakialaman. Kasi nag-regulate sila. Nire-regulate nila yan. At yung ating mga, lalo na sa masteral, kailangan, yung SO, kailangan yan Oo, yung kailangan, hinihingi nila yan. Kapag ma-regular ka, gusto ka rin ma-regular sa mga companies, ihinihingi din nila yan. Okay, ano po yung SO? Yung special order. Kailangan may special order from CHED, ang bawat nag-graduate. So, yun ang inaano natin, no? Dapat ganun ang kalakaran talaga. Pero kung may batasan na tayo, na amindahan at wala na lang ang CHED, mas maganda, nakatipid pa yung gobyerno natin. Kasi minsan nagpapahirap ang CHED para sa akin Dahil, ganun? Ang nangyayari, instead na mag-regulate sila, mayroong magtayo ng school, hindi nila ina-actionan ka agad, hindi nila i-registered ka agad, hindi nila tatanggapin ka agad, hindi nila bibigyan ng permit, license to operate, so nagkakaroon ng illegal. Okay. Mas maganda para sa akin, wala na lang. Pero kailangan may kaukulang batas tayo. Opo. Yan po ba may kinalaman si Commissioner Adamat? Actually, alam din ito, ang story nito, may sulat din ako kay Commissioner Adamat nito. Nakarating na rin ito kay, pati kay Secretary. Alam na rin ito, ni Chairman ng CHED, no, yung problem. Okay. And hopefully, one of these day, maghaharap kami sa Kongreso, kasama yung mga complainants. Marami ng mga complainants na umaapila sa atin. Okay, sana malutas natin yan. Correct. At malutas din ng CHED. Okay, mga kaibigan, ngayon naman po ay gusto ko lang batiin yung aking best friend. Ayan, si Attorney Lolita Abela. Siya po ay 99 years old. Hindi ko lang alam kung 90, kasi alam ko the last time na nagkita kami is 98 na siya 99 or 100 years old. But then, Attorney Lolita Abela ngayon po ay birthday niya. Happy birthday. Ayan. Happy birthday, Tita Lolit ng Norsagaray, Bulacan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ayan. Happy birthday, Tita Lolit Abela. Thank you. Ba? Ang galing-galing niyang mag-cellphone. Wow. Ang galing niyang mag-Facebook. Ako, Tita Lolit, hanggang ngayon na at your age, 99 years old, tapos naglalakad pa yan. O, diba? Kaya ako nalulungkot sa mami ko. Mami ko is going 84. Pero hindi na siya nakakalakad. Siguro, Tita Lolit, huwag ka lang madulas na ko po. Yan po yung isang kalaban ng mga elder natin Pag kayo po ay nabunggo, nadulas, o nabalian ako, huwag naman po sana. But then, happy birthday to you. We love you very much. At hindi lang yan, mga kaibigan. Ayan. Time check na naman ho tayo sa oras na ito, mga kaibigan. At magbabalik po kami sa ilang paalala at balita. Mula rito ngayon po ang oras ay alas 11:45 na ng umaga. Mula dito sa Yes Yes Show. Yes Yes Show! Yes Yes Show! Topa Show!
Time Check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now at Google Play or Apple App Store for a chance to win more than 75 million pesos jackpot prize. Visit Bingo Plus official website at bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high risk. Ang summer months sa Pilipinas ay madalas na nagsisimula sa unang bahagi ng Marso, kapag ang heat index ay umabot sa higit kumulang 38 degrees Celsius at tumatagal hanggang Mayo kapag umabot ito sa record na 45 degrees Celsius. Sa mga tropical countries gaya ng Pilipinas, ang felt air temperature na ito ay nangangailangan ng mga summer season food para maibisan ang init tulad ng sa malamig. Gayunpaman, ang pananatiling hydrated at pag-iwas sa init ng araw sa bahay ay hindi nakaka-enjoy. Kaya paano mo ihahanda ang iyong tahanan para sa tag-araw? Suriin ang iyong mga air conditioning unit at iba pang appliances. Isa sa mga solusyon na ginagawa ng maraming tao para makasurvive sa init ng tag-araw sa bahay ay ang paglalagay ng air conditioning units. Mainam din mag-invest ng electric fan na iiba ang ceiling fan sa stand fan at wall fan dahil sa hanay o lugar kung saan sila makakapagbigay ng malamig na hangin. Maglagay ng mga kortina. Maaari mong bawasan ang init at liwanag na nagmumula sa init at sikat ng araw sa pamamagitan ng pagtatakip sa mga bintana ng inyong bahay. Pumili ng mga kortinang may tela na madadaanan ng hangin para may opsyon kung buksan ang iyong mga bintana. Mag-install ng mga screen doors at windows. Tulad ng mga nakasabit na kortina upang takpan ang iyong mga bintana, nakakatulong din ang pag-i-install ng mga protective screen sa pagpasok ng hangin sa loob ng iyong tahanan gaya ng alikabok at insekto. Maglagay ng mga halaman. Tulad ng alam nating lahat, ang kalikasan ay nagbibigay ng lahat na kailangan natin upang mabuhay. Maliban dyan, nag-aalok din ito ng maayos na sirkulasyon ng hangin sa ating mga tahanan. I-declutter ang iyong tahanan. Ang anumang bagay na hindi kailangan at kalat sa paligid ng iyong bahay ay talagang nagdaragdag sa init. Ang pag-aayos ng iyong tahanan ay may pakinabang at benepisyo at isa sa mga ito ay ang pagbabawas ng init at stress na mararamdaman mo tuwing summer season. Ilan lamang ito sa paraan para sa mas maaliwalas na ambiance para sa iyong tahanan, hindi lang yun, makakatipid ka pa sa kuryente. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY. Do it yourself. Kung meron kang go-to email at ginamit mo na ito kung saan-saan, maaari itong magkaroon ng breaches. Kaya kailangan mo ring itong i-check paminsan-minsan. Paano? Step 1. Buksan ang browser sa iyong phone at i-type sa search bar ang haveibeenpwned.com, pwned.com. Step 2. Ilagay ang email na nais mong i-check at pindutin ang pwned button. Step 3. Hintayin matapos ang test upang malaman kung safe pa ang iyong email o hindi na. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Mahilig ka bang maligo bago matulog? Yung tipong humihiga ka sa kama nang basa ang buhok mo. Alam mo bang may sabi-sabi na kapag natulog ka daw nang basa ang buhok, posible ka daw mabulag? Tara, let's prove it! Ayon sa beautyhub.ph, walang correlation ng basang buhok sa pagkabulag. Dagdag pa sa circulatingnow.com na ang pagkabulag ay maaring sanhi ng iba't ibang mga kadahilanan, kabilang ang mga genetic na kondisyon, impeksyon, pinsala, at malalang sakit. Samantala, maaari pa ding sumakit ang ulo ng isang tao at mabasa ang unan kapag natulog ng basa ang buhok. Kaya naman, walang katotohanan ang sabi-sabi. Ngunit, mas maganda pa ding matulog ng tuyo ang buhok para hindi ito ma-damage. Thank you.
Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapasyo. Yes Yes Yo, Tapasyo. Yan, Yes Yes Show, Tapasyo. At syempre, sangalan pa rin ni Attorney Ferdy Tapasyo, ako si Juvie de Guzman. At ngayon, ibabalik natin ang ating Yes Yes Show guest, si Albert Lopez Iglupas Ong Jr. Ang haba, ang ating founding chairman ng Apila ng Bayan. Magandang umagang muli. At sa huling segmento natin, sir, eh gusto ko lang magpasalamat doon sa mga friendship natin na patuloy na sumusubaybay talaga nga naman. Lalong-lalo na kay Tisay. Hello, Tisay. Sa aking anak si MJ D. Guzman. At hindi lang po yan, kay Sir Juni Villaruz, yan. At kay Attorney, ayan. Ito na, si Attorney Rante, ayan, MacNeil Rante. At syempre sa lahat ng mga bosses natin dito sa DWIZ. Okay, back to you, Sir Albert. Okay, ayan. Thank you, Juby. Eh, gusto mo isingit yung konti, no? Yung cha-cha, sabi mo. Gusto mo ng cha-cha, bakit? My position is pro-cha-cha ko noon pa man. Isa ako sa mga convener nung People's Initiative. Okay. Para sa akin kasi, ang napakahalaga yung ating charter change. Yung 1987 Constitution ay hindi na napapanahon at tingin ko minamadali yan sa panahon ni Cory Aquino. Kaya dapat ba't tagal na yan, di ba? Yes, dapat lamang palitan na ang Constitution na yan. Uh-huh. At magastos yan. Ang presidential form of government ay napakalaking gastos sa istruktura pa lang. That's why I support charter change pero parliamentary form of government. Yun ang gusto ko. Kasi doon pa lang nakatipid. Mas malaki ang buong istruktura ng palitan natin, hindi yung economic provision. Ayun. Kasi ngayon, yung ating ang sinusulong ng ating kongreso ngayon, it's only economic provision lang. Yeah. Para sa akin, ang buong istruktura ang palitan natin. Kasi maraming problema ang bansa natin at tingin ko, ay masolusyonan lang yan pag nagbabago na yung ating konstitusyon. Mm-hmm. Ibalik natin sa dati, which is nangyari yan, yung parliamentary form of government tayo, ang laki ng natipid ng ating gobyerno, nagkaroon tayo ng lung center, nagkaroon tayo ng kidney center, nagkaroon tayo ng Philippine Heart Center, o PGH, at yung mga ginawa ng ating Pangulong Marcos noon na talagang nagkaroon tayo ng mga Nutriban pa sa mga eskwilahan sa ating mga bata na libre sa mga malnourished, no? So, ang laki ng natipid natin. Dito, magastos. Doon pa lang sa istruktura ang presidential form of government. Nararapat lamang na palitan na natin. Ayan. Kayo po ba may planong tumakbo? Ang dami niyong naiisip na paraan para makaganda sa gobyerno. May plano ba kayo? Tingin ko wala pa tayong desisyon dahil hinihintay natin yung kung tayo ba ay mabigyan ng pagkakataon ng ating Pangulo na makasama sa kaniyang pagtatrabaho para pagandahin ang ating bansa. Ayan. Pero kung darating mga araw na kailangan din tayo na why not? Tingin ko hindi naman sarado yung aking pintuan eh. Ayoko naman maging ipokrito. Nangangarap pa rin tayo na isa tayong halal. Opo, eh na napapakinggan ko maraming gusto. Si Albert nga mailagay nga dyan, sabing ganun. Merong natutuwa. At syempre, hindi natin maiwasan na talaga naman eh sa dami ng ginagawa ninyo. At hindi lang yan ha, ang dami nyong ginagawa na voluntaryo na sabi nga eh, ibang klase kayo. Ayan. Yun naman ay siguro parang gifted tayo sa Panginoong Diyos. No? Kahit ang ating organization naman, nagkaroon na tayo ng 14 years na tayo sa Apila ng Bayan at 7 years sa Rotary ng bilang isang charter president, ay patuloy tayo na nagsiservisyo tayo. Mm. Sa abot lang ng ating kakayahan, ay yan naman ay guide ng Panginoon. Opo. At sana dumami kayo. Hopefully. Ang Apila ng Bayan ay willing po, no, tumatanggap tayo ng mga bagong kasamahan at magsama-sama tayo, tulong-tulong tayo para pagandahin ang ating bansa. Hindi tayo leftist at hindi tayo rightist. We are above of the people. Ayan. At hindi lang yan. Ano pa yung may advice nyo sa ating mga OFW? Ang para sa akin, no, naintindihan ko ang ating mga OFW na talagang kailangan nilang lumisan dahil sa kakulangan pa ng opportunity dito sa ating bansa. Kaya tayo ay pukpok na namukpok tayo dito sa ating gobyerno na may mga mungkahi tayo para naman makatipid ang ating yung bang kukunti naman yung lumisan sa ating bansa. So para sa akin, kaya nga sinusulong natin yung parliamentary para makatipid tayo at magkaroon tayo ng mga cooperative, mga project ng ating para sa ating mga kababayan na hindi na sila pupunta pa sa ibang bansa. Bigyan natin sila ng hanap buhay ang ating mga kababayan.
Kasi napakalungkot po na mawalay ka sa pamilya mo, mm-hmm. magtiis ka doon. So Pasko, wala ka, ano bang birthday sa mga anak mo. So mahirap ang isang OFW. Kaya nga, kung ako man ay naging biktima rin ang kapatid ko doon sa pang-aapi doon sa ibang bansa. Kaya nga siguro naging advocacy ko rin yung OFW na matulungan natin. Yan, at syempre, huwag kayong makikiapid. Magagalit yan, magagalit si Attorney Topacio. At hindi lang yan mga kaibigan, ang paalala ko lang po sa mga OFW din, sana po, paghandaan po ninyo kung anong bansa yung batas na meron sila, kung saan makipupunta. Pag-aralan nyo na po yan dahil napaka-importante na kayo po'y nasa tamang landas. Juby, yes, pwede kong ihabol? Ah, sige po. Gusto ko lang sanang ihabol. Manawagan sana ako ni Senator Rafi Tolpo. Pwede bang, kasi nakikita ko kasi ang shaming ngayon eh. Yung kadalasan kasi ang mga problema ng mga OFW na personal na nandoon na sa YouTube, yung kawawa yung mga anak, yung nakikita ko na yung bang bawat Pilipino, bawat tao na husgahan na natin, baka pwedeng tumulong naman yan na wag namang i-ano sa telebay. Wag pahiyain. Wag namang pahiyain ayon yung anak. Kung maaari, habang buhay, dadalhin ang anak yan kung ano nangyari ng mga magulang. Kaya sa apila ng bayan, iba po ang pananaw namin. Kasi kung gusto nating tumulong, kung sino man yung hindi nagbigay ng sustento, tawagan natin. Opo. Hindi natin kailangan i-bulgar masyado yung ating buhay ng ating mga kababayan. Kasi bawat tao may mga pamilya yan na involved. So, lalong-lalo na yung mga bata na ayaw natin mabully. May anti-bullying tayo, pero hindi maiwasan yan, nabubullyan sa mga eskwelahan. Ayun. Na about sa kanilang parents na nangyari na nagkaroon ng mga problema. Okay, ba? Nagpapasalamat tayo dyan sa inyong apela dahil totoo yan. At sabi nga, yung mga taong namumura, yung mga taong masyadong naalipusta dahil sa kanilang pagkakamali. Di ba? Sa pagkakamali nila. Hindi natin dapat husgahan kasi lahat yan may mga rason din ng nangyari yan. Pero ganun pa man, kung kagaya natin, kung media practitioner tayo o vlogger tayo, huwag nating ipahiya yung ating mga yung kapwa natin. Kasi nakakalungkot isipin yan na nagiging ano na tayo ngayon Yung bang pinag-uusapan, sabi nga nila, minsan nagiging viral Ayan. Naging viral. Pero kawawa naman yung mga kawawa. Anak. Tao rin sila. Tao din sila na nasasaktan din mga Okay. Maraming salamat dyan. At syempre, yung mga on duty natin na nais nating pasalamatan. Ayan, nandyan si Desk Editor Drew Nasino. Salamat po sa inyo. Tech Engineer Swinner Contehino, Jenilyn Rico Hermoso, si Kent Sale at si Giljon Reyes. Broadcast IT natin si Victorio Jose Dominguez. Teleprompter si Neil Joy Abella, yes. Writers natin si Raisa Dadia, Laika Cuevas, Jen Patrolia, and Mayan Palma. At syempre yung CAs natin, si Yasmin Patalyon, Daniela de Guzman, Jacqueline Santos. Ang ating mga intern, salamat po kay MJ Raimundo, Ira Ortega, Marie Garcia, John Lloyd Malinay, Aizen Lois Moises, at si John Real Javier. Next program po, antabayanan nyo ang Balitang Bayan with Jen Patrolia. Muli po mga kaibigan, ako po si Juby de Guzman. Sangalan pa rin po ng ating gwapong-gwapong idol. Sabi nga po ang abogado ng bansa. Let's welcome at maraming salamat sa kanya, Attorney Ferdy Topacio. Muli po, Sir Albert, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Juby. Ako po si Juby de Guzman at syempre, nagpapasalamat po lalong-lalo na kay Victory Kenji. Thank you so much. And I love you all, guys. Sa Yes Yes Show, Topacio. Thank you so much. Woo! Yes Yes Yo, Topacio. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes Yes Yo, Topacio. This is the news and information station of Aliu Broadcasting Corporation. Nationwide, worldwide, and netwide. Broadcasting live from City State Center, Pasig City, Philippines. Ito ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa lahat ng Pilipino. Pananakit ng ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at stress sa buhay. Mag-Herbalaya break ka muna. Imasahe ang ulo't katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa siguradong ligtas. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaya-aya, sa bawat pahit ay ginhawa. Dito na
maglalaro ka sa isang app na sigurado. Pwede ring panoorin sa app ang paborito mong sports. Maraming pagpipilian. Kaya download na at sumali sa Arena Plus. Doon tayo sa astig. Sa Arena Plus. Sa Arena laging pasto ang pira. Tara na Arena. Ano bang hinihintay mo? Sa Arena Plus. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY.